Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Gusto mong patayin si Dai dahil masama ang tao! Isama na! You're the worst! Narito na nga ang ating pakaabangan bukas sa Abot Kamay na Pangarap. Nang malaman nga ni Zoe na ito palang kanyang ina na si Moira ang nagtangka sa buhay ng kanyang daddy na si Robert. Kaya dito naman nagalit ng husto itong si Zoe dito sa kanyang ina na si Moira. Wala daw siyang ina na masamang tao at handang pumatay ng kanyang ama na si Dr. Tanyag. At hindi naman agad-agad maipaliwanag ni Moira na kung bakit daw niya nagawa ang mga iyon. At ipinapangako naman ni Zoe dito nga sa kanyang ama na si Dr. Tanyag na pagbabayarin daw niya itong kanyang ina na si Moira, at talagang sisiguraduhin daw ni Zoe na makukulong nga ito dahil sa kanyang ginawa sa pagtulak nga dito sa kanyang ama na si Dr. Tanyag. At hindi na nga mapigilan ni Zoe ang kanyang galit kaya pinapatahimik naman siya dito ni Moira, subalit ay wala namang nagawa itong si Moira nang sabihin ni Zoe na aminin kung ano nga ba ang nagiging dahilan na kung bakit nagtatalo itong dalawa. At dito naman mapipilitan na sabihin ni Moira kay Zoe na kaya niya nagawa ang iyon dahil alam ni Dr. Tanyag na itong si Zoe ay hindi niya tunay na anak. At ayaw ngang malaman ni Moira dito naman ni Zoe kaya nagawa niyang itulak itong si Dr. Tanyag. At maya-maya naman nakalipas ang mga sandali ay dito naman na tumawag nga itong si Zoe ng mga pulis upang ipapadampot na nga itong kanyang ina na si Moira dahil alam niya na hindi maganda ang ginagawa nga ni Moira at lalo pat pinagbibintangan nga niya itong si Annalyn na ito nga ang nagtulak dito daw kay Dr. Tanyag. At inusinti naman talaga itong si Annalyn. At nang malaman nga ni Zoe na hindi pala siya tunay na anak ni Dr. Tanyag, parang nahihiya naman itong si Zoe dito naman sa kanyang sarili dahil ipinasigawan niya sa buong mundo na nag-iisang anak lang daw siya dito ni Dr. Tanyag, subalit ay kabaliktaran naman pala dahil ang nag-iisang anak na tunay ni Dr. Tanyag ay walang iba kundi ito namang si Annalyn. Samantala, nagtatalo naman itong si Michael at itong si Lynette dahil sinabi ni Michael kay Lynette na daig pa daw ni Lynette ang tunay na asawa kung umasta nga ito sa pag-aalala dito nga kay Dr. Tanyag. At sumagot itong si Lynette na natural lamang daw ito, ginagawa niya daw ang lahat para nga kay Annalyn. Subalit, hindi alam ni Lynette na may nasasaktan na palang tao at nagtanong nga itong si Lynette kung sino nga ang kanyang nasaktan. At sumagot naman itong si Michael na siya daw ang nasasaktan. Kaya dito na rin na pinalaya ni Michael itong ang si Lynette na siya na daw ang bahala dahil kahit anong gawin daw ni Michael dito kay Lynette ay parang wala naman daw pag-asa dahil alam ni Michael na ito pa rin si Dr. Tanyag ang mahal ni Lynette sa kanyang puso. Kaya hanggang pag-iyak at umiyak din itong si Michael na iniwanan naman itong si Lynette. At wala pa rin alam itong si Annalyn sa ginawa nga ni Michael na ibigay nga itong hard copy ng CCTV footage dito nga kay Zoe na kung bakit ay pinapangunahan na naman ni Michael itong nga si Annalyn ngayon. Dito na kaya magalit itong si Annalyn dito sa kanyang Tito Michael. At ito na kaya ang katapusan ng kanilang turingan bilang mag-ama. Kaya yan po ang ating pakatutukan sa mga sunod na mga episode. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. At huwag nyo po sanang kalimutan i-like at i-subscribe ang aking Monteng channel para updated kayo sa aking mga upload araw-araw dito sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat sa inyong panonood dito sa akin channel. Bye-bye!